Praise the Lord. Ayan, purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, kada greetings ko, kada umaga, ano po, parang napapansin ko po, nag-view ako ng aking, ano, lagi pong good morning sa bawat isa at yan po, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa araw pong ito. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. So, salamat po muli sa atin pong Diyos sa oras pong ito, sa inyo pong pag-antabay, ayan, sa atin pong LJOR MANNA from Heaven daily devotional, daily devotions and prayer po. Amen po. So, good morning po. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Ayan. Oh, good night nga sa iba. Ayan, yung mga ibang nasa ibang bansa na nanonood na sa kanila po sa oras pong ito ay hapon, gabi, madaling araw. Maraming salamat po sa inyo pong pagtitiyaga. Ayan. Sa atin pong patuloy po na pagsasama-sama sa pananalangin. So babati po muna ako. Good morning, ya, sa laging present si ano, si Kat, ayan, kay Kathleen, kay Jayla, ayan, kay Sister Lizelle, ayan. Mga nasa UK sila ngayon, no, na talagang ano, lagi silang nanunood, no, araw-araw. At kasama natin sa ating devotions na ito. So, good morning din kay Sister Elvira. Dito po siya sa NCR. Good morning, Kuya Willie. Ayan, praise the Lord. At okay na yung internet mo, no? Nakakatuwa siya kasi sabi niya, Pastora, sabi niya, ano, nagre-replay ako, no? Nga lately, nagre-replay siya kasi nagkaroon sila ng problema sa kanilang internet. Pero ayan, nakita ko siya na ngayon. Morning po, Pastora. God bless as always. Amen, no? Yan naman ang talagang lagi nating ano eh, lagi nating sinasabi na po na tayo ay palaging pagpalain ng Panginoon. Good morning din kay Sister Erlinda. Ayan. Alam niyo po, nakaka-bless po yung inyong mga messages. Amen po ba? Yung bang ako po ay isinasama din ninyo sa inyo pong mga panalangin at maging kayo din po. Amen po ba? Bago po tayo nagkakaroon ng live stream sa bawat umaga, no? Tayo po muna ay merong devotions, meron pong prayers na yung ating pong ginagawang ito ay patuloy po at nagpapatuloy dahil po ito sa tulong at biyaya ng Panginoon. So, kumusta ka po ba sa oras na ito? Kumusta ba yung iyong maghapon? At ikaw ba ay nakatulog ng maayos? Ayan. So, alam ko po, yung alam niyo po, para na rin po nating attendance ito, no, yung daily devotions natin, ano, na alam mo, pag nakikita mo talaga sa screen, no, eh, talagang nandun at malakas at merong buhay buhat sa Panginoon. So, good morning din, yan, kay Brother Anthony Aquino, no, na nanonood. Brad, patuloy lamang, no, ng pananalangin, pagtitiwala sa Diyos, at alam mo, makararanas ka din ng kagalingan. At alam mo, yung kung ikaw ay na-paralyze, amen, at ikaw ay binigyan muli ng pagkakataon ng Panginoon na makalakad ng maayos, yan, at makalundag, no, para papurihan ang Diyos, ite-testify mo naman ngayon kung ano yung ginawa ng Lord sa iyo. So, yan, maraming salamat. Good morning din sa inyo. Yan, good morning kay Marites Belmonte, no, tayo ay nakikiramay din, ano, sa pagpanaw nung isa sa kanyang kamag-anak na nasa Batangas, no, at yun nga, kami ay nakikiisa, no, nakikiramay dun sa iyong kamag-anak na namatay. Ganun din dun sa aking, ano, dun sa aking anak, no, si Mark, yung kanyang brother-in-law, no, ay namatay kahapon ng madaling araw. So, sa aking anak, no, na ako ay, ano din, may, bilang nanay, no, na nagkaroon ako talaga ng habag din, no, sa aking anak. At alam niyo, iyon yung isang bagay na talagang makikita mo sa isang Kristiyano na alam mo yun, may malasakit din sa iba. So yung anak ko na yun, bagamat lalaki, no, si Mark, no, eh hindi naman likas talaga sa lalaki yung talagang iiyak o umiiyak. Pero nung time na yun, no, na ano din ako, nung gabi kasi, makwenta ko lang saglit, nung gabi kasi nasabi niya sa akin na ma, sabi niya gano'n, pag-pray mo yung kanyang brother-in-law nga, no, na talaga nasa hospital at may karamdaman. At ang karamdaman niya ay sa dugo, no, yun yung ano niya. So, alam mo ba, silang si Kyra at saka si Mark ay pumasok sa room at sabi niya, ma, pag-pray natin. Alam niyo, dun mo makita talaga yung biyaya ng Diyos din. Ano. So, no, after nung prayer namin, umalis silang mag-ama,
At nung kinabukasan, yun, dumating siya sa bahay at talagang nalulungkot siya. At yun nga, nakwento niya na yung kanyang brother-in-law ay namatay na. No? So, nakita ko, no, bagamat siya ay lalaki, nakita ko talaga na humahagulhul talaga siya sa iyak. No? Kumbaga parang naisip niya, kasi ang naisip niya, sabi niya, yung dalawang, ano, yung dalawang anak nung naulila na ito. Kaya alam mo, sabi nung anak ko, ma, sabi niya, mas lalo akong magsisikap, sabi niya gano'n, sa aabot ng kanyang makakaya, no, na talagang kahit paano ay makatulong din dun sa naulila ng kanyang bayaw na ito. No? So, alam mo yung sabi ko, anak, ano, talagang ganyan ang buhay, no, talagang merong hangganan, no. Pero sabi ko sa kanya, magpakalakas sila, tibayan nila ang kanilang loob. At alam mo, maging yung kanyang mother-in-law din ay nakapagsabi na talagang nilet go na rin nila o nagpray na rin sila dahil nahihirapan na yung anak ng brother-in-law ng aking anak. So salamat, no, sa Panginoon. Kaya brother, ano, Kuya Anthony, yan, hanggat binibigyan ka ng Panginoon ng buhay, bagamat ikaw ay nagkaroon ng mild stroke, pero manampalataya ka sa Diyos, no, na kaya kang pagalingin ng Panginoon. At yung buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, at ngayon ay nasharan ka ni Brother Edelberto Aquino, no, kumbaga lasting yan, yung in-offer sa iyo na talagang ikaw ay makakilala at tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At alam nyo, sa araw na to, napapanahon o napakaganda po ng ating tatalakayin sa umagang ito. Ito po ay patungkol po sa crown of rejoicing. Yan. Ito po yung crown na naghihintay doon sa mga tao, no, na alam nyo po, nagpapahayag ng salita ng kaligtasan, no, sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. So good morning, ayan, good morning kay Brother Arnel, isa sa elder natin, si Brother Edelberto Aquino na mga nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong buhay. So bago tayo mag-aral po sa umagang ito, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay sama-samang manalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong muli ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa buong araw, Panginoon, O Diyos, nandun ang kalakasan mo, nandun po, O God, ang biyaya at pagpapala mo, Panginoon, maging sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, nagpapasalamat din po kami, Lord. Natunay, O God, ikaw po yung provider ng lahat po ng aming pangangailangan, O Diyos. Tunay, Lord, na hindi mo po kami pinagkukulang sa bawat araw ng aming pong pangangailangan. At kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa mga taong nagiging instrumento mo, O Diyos, para, Lord, ang iyong mga anak at ang iyong mga lingkod, Panginoon, ay mapagpala, Panginoon. Lord, nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Hindi lamang po sa ganang aming mga sarili na kami po ay yung iniingatan, maging, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, higit sa lahat, Panginoon, Lord God, sa mga tao na nasa aming paligid, Panginoon, na tulay, O God, na nakararanas din po, Panginoon, ng iyong biyaya. Panginoon, sa umagang ito, higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga answered prayers po ng bawat isa po sa amin. Lalo tigit, Panginoon, yung mga nasa screen din po, nandito, Panginoon, na nanunood, O God, at manunood pa. Salamat po, Lord God, dahil alam po namin, napakarami, Panginoon, Lord God, na tinugon mo po sa amin po mga panalangin. Kaya, Lord, buong puso, Panginoon, kami nagpupuri, buong puso kami nagpapasalamat, O God, sa iyong favor na rin, Panginoon, O God, even yung grasya mo, Panginoon, na patuloy, Lord, na ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Lord, sa araw pong ito, Panginoon, narito rin po kami na naninikluhod sa iyong banal na harapan. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord, sa mga kasalanan, maging sa amin po mga pagkukulang, at sa amin po mga kahinaan, Panginoon. Marapatin mo, O Diyos, na sa umagang ito, Lord God, kami po, O God, ay maging malinis, Panginoon, Lord God, sa iyo pong harapan, Lord. Anumang bahid ng karumihan at kasalanan, O Diyos, patuloy po namin itong isinasamo sa iyo at kami po ay dumadalangin, Lord, na kami po ay iyong patawarin at hugasan ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, sa araw pong ito, Lord, dalangin po namin, Lord, ang kapangunahan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Sa lahat po ng mga plano, mga desisyon na dapat po namin gawin, Panginoon, Lord, ang dalangin po namin ay ang kapangunahan mo, O Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita, give us knowledge and wisdom, Panginoon,
At kung meron dapat na i-correct sa buhay po namin, Panginoon, handa po kami, Panginoon, na magpa-correct. At kung nagagawa naman po namin, Panginoon, Lord, ang mga bagay na nais mo pong ipagawa sa amin, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil naniniwala po kami, O Diyos, na bibigyan ka po namin ng kaluguran. Maraming salamat, Lord, at pagpalain mo pong bawat nasa devotion, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, ano naman po yung kanilang pangangailangan, O God, iyo pong abutin, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, ang patuloy na kagalakan ang maranasan ng bawat isa po sa amin habang po kami ay naglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Tunay, Lord God, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawain sa araw pong ito, Panginoon, at ang lahat ng ito'y hinihiling po namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen at amen. Ayan, so good morning po kay Pastora Carmen, yan, na mga nanonood, kay Jang at kay Sister Lynn Abelia. Yan. So alam niyo po, tayo po ay nandun po sa series po ng pag-aaral po patungkol po sa crowns, amen po ba, na naghihintay po sa bawat isa po sa atin, ano po. So kahapon po napag-aralan po natin ano po yung mga crowns no po, o yung naghihintay po sa bawat mga mananampalataya. So nasa third day na po tayo, no. Yung una po natin, napag-aralan po natin yung crown of life, na kung saan po ang naghihintay po sa mga mananampalataya ay yung everlasting life, amen po ba? O yung sinasabi po rito na i-bless ng Panginoon yung lahat ng nagpi-persevere, no, at nagpapatuloy po sa takbuhin po ng buhay na ito. Then kahapon po na-discuss din po natin yung patungkol po sa ano, sa hindi nasisira at pang walang hanggan, no, na crown na naghihintay po doon naman po sa mga tao na kung saan po ay ito po ay inihalin tulad ni Apostol Pablo sa mga mananakbo, no po, na kung saan meron talagang hinihintay na prize, amen po ba? At sabi nga po sa ating pinag-aralan kahapon, yung mga prize na o yung reward, no po, na nakukuha po ng mga athletes, amen po ba, alam niyo po yun, talagang nasisira at naliluma. Pero yung naghihintay po sa mga mananampalataya, ito po ay walang pagkasira, at higit sa lahat po ito po ay ibibigay lamang doon sa mga taong nagtagumpay bilang mga mananampalataya. Alam niyo po, sa umagang ito pag-aaralan naman po natin ang isa po sa crown na naghihintay po sa atin. Ito po yung sinasabing crown of rejoicing. Bakit nga po ba mayroong tinatawag na ipuputong sa iyo na crown ng Panginoong Yesus? At ito po ay yung corona na kung saan, o yung crown na ito po ay sabi nga rito, rejoicing. Bakit po ba ito tinawag na crown of rejoicing? Samahan niyo po ako sa 1 Thessalonians chapter 2, yan. Verse 19 to 20, ayan, tayo po ay mag-aral patungkol po sa sinasabing crown of rejoicing. Sabi po rito, no, sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 to 20, gusto namin bumalik dahil sa walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Ayan, sabi po rito. Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesukristo sa pagbabalik niya? Tunay nga, sabi po rito, tunay nga na kayo ang karangalan at kagalakan namin. Sabi po sa English, for what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Sabi, it is not you, indeed you are our glory and joy. Alam niyo po, no po, dito po sa ating binasa na to, no po, sabi po ng mga apostles during that time, no po, na sila po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Wala na, sabi po rito, wala nang pinakamasarap, no po, na kanilang naranasan o nagbibigay sa kanila ng kagalakan ay yung mga tao po na, alam niyo po, nakakilala sa Panginoon. Yung sa kanilang pagpapahayag, no, yung mga tao na tumanggap sa Panginoon ay nagpursigi sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, this crown, sabi rito, this crown is awarded to believers who persuade others to believe on Christ as their Lord and Savior.
So ito pong crown na ito ay naghihintay o ipagkakaloob sa mga mananampalataya. Amen po ba? Na sabi rito na nagdala, no? Nagdala na maraming tao sa Panginoon upang tanggapin at makilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Alam niyo po, no? Kami po ng mga mananampalataya, no? Alam niyo po, those who believe and receive the Lord Jesus Christ become children of God, sabi nga po, no po. So, sa mga hindi pa tumatanggap o nakakakilala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, hindi nila mauunawaan yung mga bagay na tinatalakay natin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Unless, no, natanggapin nila si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Alam niyo po ba na pinakamahalaga, no po, sa isang tao, si Jesus ang kanyang tagapagligtas. Amen po ba? So, alam niyo po, no, yung sabi nga, walang relihiyon, ulitin ko po, walang relihiyon na makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Walang relihiyon. Ano man ang relihiyon natin, hindi tayo kayang iligtas ng relihiyon. Amen po ba? Ang tanging makapagliligtas lamang po sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang sinasabi sa Bible? Sabi nga po, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ, our Lord. Sabi nga siya, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang po ni Hesukristo. Wala pong sinabi doon na anuman yung relihiyon natin, tayo ay maliligtas. Amen po ba? Sapagkat napakarami pong relihiyoso, pero ang nakakalungkot, hindi po nila kilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. So kaya po, merong mga Christians o mga born again Christians na katulad po namin na mga manggagawa ng Panginoon, servant of the Lord, no? Kami ay lingkod, no? Para ipahayag sa mga tao na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. John 14 verse 6, yan po yung sinasabi. So sabi, yung crown of rejoicing, ito ay naghihintay lamang doon sa mga mananampalataya na nagdadala ng mga tao, no, na makilala si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? So makita natin, ano, doon sa una, sabi nga po ito, ang tinalakay natin is crown of life, no? So kung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, meron na tayong buhay na walang hanggan. Una po yon. Pangalawa dito po, yung pong napagtatagumpayan natin, yung mga trials, mga persecutions na ito, meron ka pong imperishable crown, yung hindi nasisirang crown sa iyo. Amen po ba? Pero alam niyo po, isa sa crown na dapat nating naisin ay yung crown of rejoicing. Alam niyo po, sabi nga rito, sabi, this crown is awarded to believers who persuade, sabi nga po rito, others to believe on Christ as their Lord and Savior. Kaya nga po, maraming masigasig talaga. Alam niyo po, kaming mga pastors, alam niyo po, like kahapon, no, may bumisita lamang po sa akin dito sa bahay, no. Nung nakita ko yung opportunity, no, na maaring i-share sa kanila ang Panginoon at maipanalangin sila, hindi ko na po sinayang yung pagkakataon maging ang bawat isa po sa atin. Marami po tayong nakakausap araw-araw, maraming taong humihingi ng tulong sa atin, maraming tao yung alam niyo po may pangangailangan. Amen po ba? Tulungan po natin sila, pero isang bagay po yung maari nating i-offer sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. So, alam niyo po, yung crown of rejoicing, ito daw po is awarded, tandaan natin, it is awarded to believers who persuade others to believe on Christ as their Lord and Savior. Paulit-ulit ko po itong sasabihin. Alam niyo po kung bakit? Baka mamaya matagal na tayong mananampalataya kay Kristo, pero ang nakakalungkot, baka tayo lang ang ligtas. Pamilya natin hindi, kaibigan natin hindi, kaklasmate natin hindi, yung mga kasama natin sa opisina, sa trabaho, o sa negosyo. Hindi man lamang po natin na ibabahagi si Kristo sa kanilang buhay. Amen po ba? So, kung nais po natin ng crown of rejoicing na naghihintay sa bawat isa sa atin, magpursige po tayo.
na ipakilala ang Panginoon. Alam niyo pa, ang crown of rejoicing, number one, it is given to soul winners. Sabi po rito, the crown of rejoicing is the soul winner's crown. Praise the Lord! Hallelujah! Alam niyo po, nung time na binabalik-balikan ko po to, bakit po ba parang kahit minsan sa sasakyan, nakatabi mo lang sa sasakyan, pag may opportunity ka na na ma-share, minsan may ganun eh, may pagkakataon na magtatanong lang sa'yo ng time, amen po ba? Tapos babiyahe ka na matagal, tapos matagal mo siyang katabi, tapos Christian ka. Yung bang pagkakataon na magtatanong lang siya, ma'am, ano pong oras na? Ay, ano na siya, magsa 7 a.m. na. Ay, ganun po ba? Salamat po. Opportunity na yun. Amen po ba? Na lalo na pag ang tagal ng biyahe nyo, tapos katabi mo siya, tapos Christian ka. Alam nyo po, ewan ko po kung mararamdaman nyo yung damdamin na ganito. Nakasabay mo siya ng mahabang biyahe. Tapos bumaba ka na mayroong panghihinayang. Alam mo po kung bakit may panghihinayang? Naku, hindi ko man lang na-share, no? Ang Panginoon sa kanya. Alam niyo po ba yung simple sa tao na meron po kasi akong pagkakataon na na-sharean, amen po ba? Alam niyo po, sinabi ko lang po sa kanya na alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Alam niyo po, yung salita lamang po na yung bumagbag na sa kanyang damdamin. At alam niyo yun, nasabi niya sa kanyang sarili, meron pa palang nagmamahal sa akin. Oo, si Jesus. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbata ng lahat ng klase ng hirap dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Yun na po yung opportunity hanggang makita mo na lang yung tao na to umiiyak sa harapan mo dahil akala niya sa kanyang sarili, wala nang nagmamahal sa kanya. Amen po ba? So alam niyo, kung meron tayong opportunity na i-share si Jesus sa iba, gawin po natin. Amen po ba? Minsan kasi nililimitahan natin yung sarili natin. Amen po ba? Like halimbawa, ang kaya lang natin sharean yung mga taong naghihirap, nagugutom, pero hindi natin alam, no? Marami pong tao na nasa society na nangangailangan sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag po natin tingnan yung ating kakayanan. Limitless po tayo. Pero pag ang Panginoong Hesus ang siyang kumilos sa atin at ang banal na Espiritu, amen po ba? At nag-minister tayo sa mga high society na to, doctor man to, lawyer man to, amen? Sila din ay nangangailangan ng tagapagligtas at kailangan din nila si Jesus sa kanilang buhay. Amen po ba? So sabi nga po dito, no, itong crown of rejoicing na to, sabi po dito, no, ito po ay naghihintay sa mga soul winners. Amen po ba? Para po sa atin ito. Baka sa katagalan na nating mananampalatay, minsan nga po, naipagmamalaki pa yun eh. Sabi nila, alam mo ba, ako ay 10 years na, 15 years na akong Christian. Amen po ba? Aba, praise the Lord po. Pero ang nakakalungkot pag tinanong mo, ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon? Ayun na po. Babagsak yung balikat, amen po ba? Kasi talagang sa tagal niya bilang mananampalataya, siya pa lang din ang ligtas. Kaya alam niyo po, kung gusto po ng bawat isa sa atin yung crown of rejoicing na ito, sabi nga po, itong crown of rejoicing is for the soul winners, amen po ba? Yung mga taong nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. The greatest work you are privileged to do for the Lord is to bring others to the knowledge of Christ as Savior. Amen. Praise the Lord. Sabi nga rito, yung pinaka mahalaga, pinaka greatest na dapat gawin ng mga mananampalataya at pribilehiyo para sa atin, sabi nga rito, ay makapagdala tayo ng mga tao na sila ay makilala nila si Jesus Christ as their Lord and Savior. Praise be to God. Hallelujah. Praise the Lord. Alam po natin, Jesus is coming soon. Sabi nga po, prepare to meet thy God. Pero while preparing to meet thy God, ano ang ginagawa ng mga Kristiyano ngayon? Praise the Lord. Bago mag-pandemic, busy sa lahat ng bagay, busy sa business, busy sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Pero praise the Lord, hallelujah, naging busy ka ba in soul winning? Meron ka, during the time ng pandemic, ito, dumating ang pandemic sa atin, mag-8 months, pero kumusta, meron man lang ba tayo kahit na isa na nasiran during this time of pandemic na ito? Praise the Lord, hallelujah. Habang tayo ay naghihintay, mga kapatid, alam niyo po ba yung mga taong nakakasalamuhan natin, yung mga taong nakakasama natin, we are accountable to them, to bring them to Christ. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah. Alam niyo po, sabi rito, the greatest work you are privileged to do for the Lord is to bring others to the knowledge of Christ as Savior. Amen po ba? Alam niyo po, pinakamasarap sa ating pagharap sa Panginoon. Amen po ba? Na alam niyo po yun, yung mga taong nadala natin, na nasira natin ng gospel, nasira natin ng, na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, sila ay maligtas, kasama rin din natin nandun sa heaven, they are rejoicing. Amen po ba? Praise the Lord. Napakahirap po sa damdamin na nandun ka sa heaven, nagre-rejoice ka na nandun ka, tapos yung mahal mo sa buhay nasa impyerno. Hallelujah, praise the Lord. Kaya alam niyo po, hanggat meron tayong pagkakataon, no, na ma-share, sometimes alam niyo po, ang nakakalungkot, ang bilis natin i-share yung business natin, ang bilis natin i-share kung paano tayo pinagpala, no po, sa mga bagay na ito, pero yung pagdadating sa pag-share ng Word of God, pag-share ng salvation sa iba, nakakalungkot, hindi po magawa. Kaya alam niyo po, sabi dito, no, the greatest work, sabi po rito, you are privileged to do for the Lord is to bring others to the knowledge of Christ as our Savior. Amen po ba? Alam niyo po, sabi, much of your joy in heaven will be determined by the souls you have had part in bringing to Christ. Alam niyo po, sabi nga po rito, no, wala nang pinakamasarap, no, na nandun ka sa heaven, tapos po, alam niyo po, yung sabi nga rito, na alam niyo po, marami tayong mga kaluluwa na nadala, no po, at kasama po natin dun sa heaven. Amen po ba? Alam niyo po, sabi ni Paul, Paul tells the Thessalonian believers and they are his glory and joy now and when Jesus comes. Alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo dito sa binasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, walang iba yung kagalakan ng naramdaman ni Apostol Pablo. Sabi niya rito sa mga mananampalataya, sa mga believers sa Thessalonians, sabi niya, it is my glory, it is my joy, sabi niya, na kayo ay nakakilala sa Panginoon, nagsusumikap, nagpupusige sa inyong pananampalataya. Amen po ba? Kaya alam niyo po, tayong mga Kristiyano, amen po ba, baka marami pa rin sa atin tutulog-tulog, amen po. Na alam niyo po, mas maganda po habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, maratnan niya tayong busy, amen po ba, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga tao na madala natin sa Panginoon. Praise be to God. Alam niyo po, napaka-exciting po ng crown of rejoicing na to. Alam niyo po, meron po mga dahilan. There are reasons for winning souls, sabi niya po dito. Ano po? Alam niyo po, reasons for winning souls, the Bible also gives this reason for winning souls, sabi niya. Meron po mga verses sa Bible na atin pong basahin. Alam niyo po, number one, sabi rito, it is wise. It is wise to win souls to Christ. Sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 30, basahin po natin sa Proverbs, amen. Sa Kawikaan, chapter 12, verse 30, sabi niya rito, ang mga ginagawa ng taong matuwid ay makatutulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay at madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Praise be to God. Sabi po sa Proverbs, amen po ba, no? Ito po, ang ginagawa ng taong matuwid, sabi po rito, ay makatutulong sa iba upang mapabuti at mapahaba ang kanilang buhay at madadala niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ito po yung dahilan, no po, para sa soul winning. Alam niyo po, ito po ay isang karunungan na buhat po sa Panginoon, no, na alam niyo po yun, isa na sa pinakamasarap na magagawa ng mananampalataya na meron tayong nadadala, no, para po sa kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po, ano pa po yung dahilan? Sabi nga po, an attack on sin. Sabi po rito, it is an attack on sin to win souls to Christ. Amen po ba? Isang atake daw po sa kasalanan. Amen po ba na ang tao ay makakilala sa Panginoon sapagkat bakit po sila po ay maiaalis dun sa klase ng pamumuhay, no, na nandoon sa pagkakasala. Amen po ba? Alam niyo po ba, hindi po alam ng bawat isa sa atin na tayo yung tugon sa panalangin ng mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon.
Maraming tao, they seek God. Amen po ba? Pero hindi nila alam kung paano o kung sino. Pero kung tayo mismo, no, ay naroon para sila ay sagipin, no, eh, alam niyo po, isang iba yung pagpapasalamat po sa kanila yan. Sabi, it is an attack on sin. Tingnan po natin, sabi po rito sa Santiago chapter 5 verse 20. Basahin po natin, Santiago. Naglagay po ako ng bookmark sa Bible ko. Ayan, Santiago. Praise the Lord, hallelujah. Santiago chapter 5 verse 20, sabi niya po rito, dapat ninyong malaman na ang, sabi niya po rito, dapat ninyong malaman na ang nagpapabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masasamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. So, alam niyo po yun, ano, na tayo na, ano, na nakapag-share ng salvation sa iba. Amen po ba? Alam niyo po yun na ginagamit tayo ng Panginoon para sa isang makasalanan na nagpapabalik sa, ano, sa kanya. Amen po ba? At naililigtas natin siya sa masamang pamumuhay at ito ay nagdudulot, sabi po dito, ng kapatawaran sa maraming kasalanan. Kaya po pala may crown of rejoicing sa mga mananampalataya. Amen po ba? Then, ano pa po? Ano pa po yung dahilan? Ano pa yung reasons? Bakit kailangan tayo mag-soul winning? It is a cause, sabi po rito, for joy. Ayan. Basahin po natin ang Luke chapter 15 verse 10. Ito po, alam ko, familiar na po sa atin ito. Sabi po dito, ano po? At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Alam niyo po, sabi po rito, no, si Jesus mismo ang nagsabi, amen po ba? Sabi niya po rito, ganoon din sa langit. Isipin niyo po, sa isang makasalanan, nagsisi, tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at kanyang tagapagligtas, masayang-masaya, sabi po rito, ang mga anghel ng Diyos, no po, sa isang tao na makasalanan, na nagsisi sa kanyang kasalanan. Amen po ba? Alam niyo, magkaroon ng ano sa atin to, magkaroon ng motivations. Amen po ba? Na alam niyo po, meron tayong dapat na gawin at gampanin bilang mga mananampalataya na madala natin ang mga tao sa paanan ng Panginoon. Yan, sabi po dito. Then, alam niyo po, doon sa mga soul winners, amen po ba? Sabi nga po rito, we will shine forever. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Yun po yung dapat na maramdaman ng bawat isa sa atin, yung kagalakan. Amen po ba? Talagang malulungkot ka. Pag hanggang ngayon, wala ka pang nadadala sa Panginoon. Amen po ba? Minsan ang katwiran pa ng iba, trabaho ng mga pastor yan, hayaan mo silang magpagod, hayaan mo silang maghirap sa pangangaral ng salita ng Diyos. O di sila pastor at yung mga misyonaryo at yung mga nagdadala, nagpapahayag ng salita ng Diyos, eh maraming crown of rejoicing. Eh, kumusta ka naman? Amen ba? So, dapat lahat tayo, no? Lahat tayo ay makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. So, sabi nga rito, we will shine forever. Sabi nga, in Daniel chapter 12, verse 3, ayan, basahin natin sa Daniel. Basahin po natin. Sabi po sa Daniel chapter 12 verse 3, ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, siguro po, no, kaya may mga tao talaga na hindi pa po nakakapag-share ng Word of God, sapagkat hindi po nauunawaan pa yung patungkol po dito sa mga naghihintay na mga crowns na to. 7 crowns, nasa 3 pa lamang po tayo. So, una meron ka, pangalawa meron ka, pero dito sa pangatlo, nagde-desire ka, eh maging soul winner ka. Amen po ba? Sabi rito, ang mga taong nakaunawa ng katotohanan at nagtuturo, sabi rito, sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Daniel chapter 12 verse 3. Gusto po ba nating nagniningning tayo? Amen po ba? No, na alam niyo po, nakatulad ng bituin yung mga nagtuturo, no, na mamuhay sa mga tao, no po, ng
anang matuwid po, magniningning na tulad na. Sabi po rito, sabi nga po rito, we will shine forever. Soul winners will shine as the stars forever. In Daniel chapter 12, verse 3. Mga minamahal kong kapatid, o kung ang tanong nyo, Pastora, paano ba kami makaalam na namin yan, Pastora, excited kami dyan, no, na makapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon, na makapag-share, pero paano ba ang gagawin namin? Tuturuan po namin kayo ngayon sa umagang ito. Sabi nga po, how you can win, no, yung mga souls for the Lord. Number one na pinakamahalaga, sabi po rito, witness with your life. Unang-una po pala ito. Amen po ba? Sabi po rito, live so that others may see Christ. Alam niyo po, para sa soul winning, ang una daw po na dapat nating gawin dito ay mag-witness tayo kung paano tayo binago ng Panginoon. Hindi ka po magiging effective na soul winner kung ikaw tumanggap sa Panginoon pero walang nagbago sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po, alam niyo po, doon sa previous na live stream ko, ano po, sabi ko nga po, kahit wala tayong dalang Bible, we are the living Bible. Tayo. Paano tayo namumuhay sa harap ng mga taong wala pang pagkakilala at relasyon sa Panginoon? May pagkakaiba po ba? O baka walang pagkakaiba? Kaya hindi nila makita si Kristo sa buhay mo. Sa buhay natin. Amen po ba? Sabi nga po rito, para tayo maging soul winner. Amen po ba? We need to witness, no? Sabi po dito, yung buhay po muna natin. Nagiging effective po, maraming tao lumalapit sa Panginoon kung nakita po sa buhay natin na tayo ay binago ng Panginoon. Kaya nga po minsan, ano po, sabi, nakakapagtaka yung kapitbahay ko na yun. Alam mo, dati chismosa yun. Dati inuumaga sa sugalan yun. Dati lasenggo yun. Dati nagsusugal yun. Pero bakit biglang nagbago ang kanyang buhay? Bakit parang may napansin ako sa kanyang buhay? Yun po ang una dapat na makita ng tao. Hindi po yung, ah, born again ba yan? Kasi may mga, ay, born again ba yan? Eh, bakit ganun? Yun po yung pinakamasakit, no? Na maikukumpara, no? Kaya po pag sinabing Christian, Christ in me, Christ in you, Christ in us. No, nasabi nga po rito, no, na maunawaan po ng bawat isa sa atin na kailangan po, sabi nga rito, para maka-win tayo na mga souls for the Lord, amen po ba, dapat po mauna, makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Live so that others may see Christ. Yung bang, alam niyo po yun, yung bang kahit wala kang dalang Bible, kasi iba po, dala-dala talaga nila yung Biblia nila, ang lalaki pa naman po. Pero ang nakakalungkot, no po, hindi mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Praise the Lord. Pero alam niyo po, sabi ko, we are the living Bible. Po, ano yung nakikita ng mga tao na walang pagkakilala sa Diyos, kung paano binago ang buhay natin. Alam niyo po, yun na po yung ating maaring testify. Nasabihin natin sa kanila, alam mo ba, dati, ito yung buhay ko. Isa akong makasalanan, walang kapag-apag-asa, isa akong marumi sa harapan ng Diyos. Pero dahil dun sa tao na may ginamit ang Panginoon sa akin para makilala ko si Jesus, pagsisihan ko yung kasalanan ko, na ang buhay na ito na ibinigay ng Diyos ay maibigay ko sa Kanya at maipaglingkod, eto na ako ngayon. Alam niyo po, habang nagtetestify po kayo at lalo tigit kilala kayo ng tao, mula nung wala kang relasyon sa Panginoon at ngayong may relasyon, alam niyo po, hindi na kayo mahirapang mag-witness. Sila mismo tatanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? Na dati makasarili ka. Amen po ba? Na dati puro sarili lamang natin. Pero nakita ng kapitbahay natin na ating mga kakilala na napaka-generous natin sa lahat ng bagay. Amen po ba? Alam niyo po, sila na mismo magtatanong. Sasabihin nila, Aileen, anong relihiyon ang pinasok mo? Bakit ganyan ka? Doon mo sasabihin, alam mo, hindi relihiyon ang aking tinanggap. Ang tinanggap ko ay si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. At kung meron mang nagbago sa akin, hindi dahil sa akin, kundi binago ako ng aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang buhay kong ito ay ipinaglilingkod na sa Kanya. At makikita niyo po, no?
sila mismo ay tatanggap sa Diyos bilang sarili nilang tagapagligtas. Amen po ba? So sabi nga rito, no, how to win for souls, sabi nga po rito, sabi, witness with your life. Basahin nga po muna natin yung 2 Corinthians chapter 2. 3 verse 2, ayan. 3 verse 2 ng 2 Corinthians, sabi niya rito, hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso, sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 3 verse 2, sabi niya po rito, no? Pero basahin po natin yung 15, napakaganda po ng 2 Corinthians chapter chapter 2, sorry po, verse 15, para kaming mabangong handog na iniaalay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at ng napapahamak, sabi rito. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy, ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay, sino ang may kakayanang gampanan ang gawaing ito. Alam niyo po, no? Makikita po pala natin yung comparison, ano po, sa mga tao, no, na iniaalay yung kanilang buhay, no, isang nagiging mabangong samyo. Amen po ba? At sabi nga rito, hindi na namin kailangan ito dahil kayo mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso, sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Paano ba nababasa at nakikita ng mga tao sa ating paligid ang ating buhay para tanggapin nila si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Purihin po ang Panginoon. How we can win souls, sabi nga rito, witness with your life. Di man natin palaging dala ang ating mga Biblia, pero pag nakikita sa paligid kung paano tayo namumuhay na may Kristo sa ating puso, sila man din po ay makakakilala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Number two, sabi rito, witness with your mouth. Sabi po rito, no? Sa Acts chapter 1 verse 8, sabi po rito, no? Sabi, witness with your mouth, trusting the Holy Spirit to give power to the spoken word. Sa Acts chapter 1 verse 8, basahin po natin. Sabi po rito, excuse me po. Ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipahayag, no po, sabi po rito, ipahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at hanggang sa buong mundo. Ngunit pagdating, sabi po rito, ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan at ipahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Amen po ba? Excuse me po. So, sa mga mananampalataya, amen po ba, na tumanggap na bilang Diyos at tagapagligtas sa ating Panginoon, alam niyo po ba na suma sa atin po ang banal na espiritu at ang kapangyarihan, amen po ba? Kaya alam niyo po, ang gagawin lang natin, sabi niya rito, sabi nga po, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu, amen po ba? At ang ating pong ipahayag, amen po ba, ay ang ating Panginoong Hesukristo. So sabi nga po rito, no, sa ating pong pag-witness sa mga tao na wala pang relasyon sa Panginoon, una po yung ating pong buhay kung paano tayo binago ng Diyos, pangalawa sa pamamagitan po ng banal ng kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang suma sa atin, at pag po ipinahayag po natin ito, meron po itong kapangyarihan. Kaya nga po yung mga taong sinisiraan po natin ang salita ng Panginoon, alam niyo po, una nilang nararamdaman yung kanila pong puso, naroon ang pangungusap ng Panginoon. At pag tinanggap po nila si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, ano po yung pangalawa nilang sinasabi? Iba yung kagalakan ng kanilang nararamdaman. Hindi po dahil sa ating kakayanan yun. Hindi po dahil sa ating kagalingan yun. Ito po ay dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu na suma sa atin. Kaya nga po, alam niyo po, pag nagsishare po tayo ng Word of God, amen po ba? Yung mga tao po, lumalambot yung kanilang puso, amen po ba? At ang ending po ng ating pong conversation, naroon yung kanilang pag-iyak sa Panginoon, sa pagsisisi sa kanilang kasalanan,
at pagtanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Sabi po, how to witness, no po, no, para po yung mga tao ay makakilala sa Panginoon, buhay natin. Sabihin natin sa kanila po, at alam niyo po, yung kapangyarihan po ng banal na Espiritu ang siyang mangungusap sa puso ng bawat isa sa atin. And number three, sabi po rito, sabi po, paano tayo makaka-witness sa iba? Sabi po rito, witness by your giving. Witness by your giving. Si Pastora naman, kasama ba yun? kasama po ba yun sa giving? Alam niyo po, sa mga pagkakataon ngayon, marami pong tao na mayroong pangangailangan at opportunity po natin ito. Na tayo po ay maging extension ng blessing para po sa mga taong nangangailangan. Amen po ba? Alam niyo po, mas marami po ngayon nangangailangan ng kanilang pagkain. Amen po ba? Opportunity po para sa atin yun. Amen po ba? Tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya. At higit sa lahat po, sabi nga po dito, no? Maibigay din natin, hindi lamang yung pagkaing pisikal, kundi maipahayag natin si Jesus na nagbibigay po ng buhay sa kanila. Sabi po, witness by your giving tithes and offerings so that others may preach Christ and you will have fruit, sabi rito, that abounds to your account. Eto po pala yun. Alam niyo po, may Mission Awareness Conference ang LJOR, Luzon. Ano ko na po sa inyo, i-commercial ko na po sa inyo ngayon. O ipopromote ko na lang na din po. Ang Lord Jesus Our Redeemer Church po ay may Mission Conference. Ayan po. Nung nakaraan po, merong NCR at meron pong Luzon ngayon. It will be on November 13 and 15. Amen po ba? Marami pong tatalakayin dito kasi alam niyo po, sa misyon ng Panginoon, meron po yung goer. Amen po ba? Sino po yung mga goers na to? Kami po na mga humahayo, mga misyonaryo, mga pastors, amen po ba? At alam niyo po, napakahalaga po na nandoon na merong talaga mga taong humahayo para sa misyon. Amen po ba? Una po yung goer doon. Pangalawa po dito, yung sender. Amen po ba? Isa rin po ito sa mahalagang kasama, amen po ba, sa misyon, amen po ba? Ano po ang ginagawa po ng sender? Sila po yung hindi makapunta sa misyon, pero yung kanila pong finances, amen po ba, ay nakakatulong para po ang mga misyonaryong ito ay patuloy na makahayo at makapagdala ng mga tao sa Panginoon. Then number three, napakahalaga po yung prayer. Yung mga intercessor, hindi ka makapunta, hindi ka makaapag-abot ng tulong, pero yung iyong panalangin, praise be to God, ay malaking tulong po sa mga misyonaryo. Alam niyo po, yung mga misyonaryo, mga pastors, hindi po madali yung kanilang gampanin, napakahirap. May mga pinupuntahang lugar na kung saan hindi nila alam kung safe sila doon, amen po ba? Kung meron po silang pagkain doon, meron po silang tinutuluyan doon. Pero alam niyo po, dahil po sa ating mga ginagawang tulong, amen po ba, malaki po ang nagagawa nito para po sa misyon. Especially po sa mga missionaries. Alam niyo po, sa Philippians chapter 4 verse 15, basahin po natin yung Philippians para po maunawaan po natin yung aking po sinasabi. Philippians chapter 4 verse 15. Yan po, hanapin ko lamang po dahil po yung aking Biblia ay dikit-dikit po. Philippians chapter 4. Hindi po ah. Philippians chapter 4 verse 15 to 19, sabi po rito, alam naman ninyong mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. Kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Verse 17, sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Alam niyo po, napakasarap po ng pakiramdam, no po. Na alam niyo po, katulad po nung sinabi po dito ni Apostol Pablo, amen po ba, sa Pilipos, amen po ba,
Alam niyo po, naalala niya nung panahon na siya po ay nasa missionary journey. Amen po ba? Sabi niya rito, no po, nung magsimula pa lamang siya sa pangangaral ng mga magandang balita, sabi po rito, sa walang ibang iglesia na tumulong sa pangangailangan ko kundi kayo lang. Sabi niya po rito, no, kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito, hindi dahil gusto kong makatanggap ulit, amen po ba, ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo, sabi po rito, ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Alam niyo po ba, merong gantimpala ang mga tao na nagkakaloob ng tulong, no po, sa mga likod ng Panginoon at higit sa lahat sa misyon. Amen po ba? Alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo, no, inulit niya po, no, na siya ay nagpapasalamat doon sa mga tao, no, na nagbibigay, tumutulong para sa misyon. At ito po, ano po, ay sabi niya rito, merong gantimpala na naghihintay. Kaya alam niyo po, meron po mga tao na, alam niyo po, hindi mo sila masisisi talaga, amen po ba? Kasi meron po talaga mga churches na hindi po nakapagtuturo pa sa pagkakataon o sa panahong ito na patungkol po, bakit kailangan mong tumulong sa misyon, bakit kailangan mong mag-donate para sa misyon, bakit kailangan mong mag-bless sa mga pastors, amen po ba? Sapagkat hindi po nila naunawaan na ito po pala ay merong gantimpala sa Panginoon. Kaya kung ikaw sa umagang ito na nanunood, na merong kang conviction, no, na alam nyo sa oras na ito na tumulong sa misyon, gawin mo ito. Sapagkat alam mo po, nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon at merong gantimpala pong naghihintay sa inyo. Alam niyo po, sa ministry na lamang po ni Pastora Arlene at sa ministry po ng lahat ng pastor, purihin po ang Diyos. Nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon dahil sa mga taong bukas palad, no, na tumutulong sa gawain ng Panginoon. At alam niyo po, marami na pong nag-testify, Pastora, sa totoo lamang po, kabibigay ko lamang, pero nagulat po ako dahil more than pa yung ibinalik sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, walang nasasayang ni kahit sentimo, isang sentimo na ibinibigay natin para sa misyon at sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya po nagpapatuloy ang gawain ng Diyos dahil sa mga katulad ninyong mga tao na may puso, no, sa misyon. Hindi po makakahayo ang mga misyonaryo, hindi po makakahayo ang mga pastor kung hindi po dahil sa mga katulad ninyong tao na nananalangin, na nandoon, na nagkakaloob sa misyon. Praise the Lord. Alam niyo po, isang magandang balita na matestify ko lamang po. Alam niyo po, ito pong LJOR Manna from heaven. Sa totoo lang po, hindi ko po alam na until now magpapatuloy ito. Sabi ko nga po, ang pagkakaalam ko po ito, 3 days lang po. Doon sa mga nakasama ko po, 3 days lamang po ito. Hanggang sabi ko, Lord, nasa quarantine o nasa pandemic, pero nakikita ko sa screen, no, na ang dami nagpapapray. Hanggang sa nandyan, nawawala tayo sa ere, hanggang babalik, pero nakikita, pagbalik, nandyan pa rin, naghihintay. At minsan nga, may magsasabi pa, Pastora, ano, naghihintay kami. Kaya minsan may 1, may 2 na experience natin yan. Amen ba? Doon sa mga kasama natin. Hanggang sa nawawala, babalik. Tapos minsan, alam niyo po, purihin ang Panginoon. Dati po kasi nakadata lang si Pastora Arlene, no po. Alam niyo po, yung niloload ko pong 100 pesos a day, minsan po, limit lang po yung kaya nito. No? Kaya minsan po, kung mayroong tayong preaching, kasi ngayon po naka-Wi-Fi tayo, no po. Dati po kasi kailangan pagka kasi may message pong lalabas sa phone ko, no, na ang lalabas po yan, meron ka na lamang 10 pesos o 20 pesos. Amen po. Kaya minsan yung prayer talaga kailangan mo i-concise na ganun. At ang importante yung benediction, talagang yun ang talagang laging prayer ko, Lord, umabot sa benediction. Amen po ba, no? So ayan, pagbigyan naman tas babalik tas sa benediction saka sa closing. Alam niyo po, no, sabi ko, Lord, 3 days, 1 week, no po. Hanggang sabi ko, Lord, pag naka 100 days kami, praise the Lord. Parang sa akin, oh, enough na, naka 100 days, no.
Pero alam niyo, isang biyaya ng Panginoon, no? Sa araw po na to, 184 days na po ang LJOR. Lagi ko po sinasama ang Lord Jesus Our Redeemer Church. Amen po ba? Kasama po ang Lord Jesus Our Redeemer Church. Kasi si Lord Jesus Christ, ito po yung kanyang programa na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. At Lord Jesus Our Redeemer Church, Manna from Heaven Daily Devotions. At alam niyo po, mula po dun sa 100 pesos a day, no po, sabi, Pastora, mag-share ako ng Lord. Praise the Lord, no? So, salamat sa Panginoon. Hanggang one time, no, may nag-iikot dito na Wi-Fi. Talagang lakas ng Lord ni Pastora Arlene, by faith, eh, no? Nag-inquire ako ng Friday, tapos sinagpipray na ako noon, sabi ko, Lord, may Wi-Fi dito, kabubukas lang, sabi ko, Lord, talagang nag-pray, no, nag-pray ako. So, Friday, no, tapos Saturday, may nag-interview kagad, praise the Lord, in-interview ako ng morning, so, pumasa, praise the Lord. Tapos, alam nyo, nakaka-bless, meron po tumawag sa phone, tapos, Pastora, paki-pray, ganyan-ganyan, so, ano, tapos, ang tanong niya, Pastora, bakit na, nung, nakat, ganyan, kasi sabi ko, sa internet yon. Sabi niya, ang tanong niya kagad, magkano ba no, magpakabit ng internet? Sabi ko, naku, praise the Lord. Sabi niya, ganito, ito lang yung hinihingi. O sige, Pastora, praise the Lord, magpapakabit ka ng internet. Praise God. Alam niyo, Friday ako nag-inquire. Friday, Saturday, na-interview ako at nakabayad. At pagdating ng Sunday fellowship, pagdating po ng Monday, praise the Lord, may Wi-Fi na si Pastora Aileen. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Kaya mas malawak yung pangangaral. Amen po ba? Ng salita po ng Panginoon. Kaya alam niyo po, yung mga katulad po ng bawat isa sa atin. Amen. Alam niyo po, kahit kami mga pastors, amen po ba? Hindi po kami lang umaasa palagi, no po, na alam niyo po doon sa mga kami din po ay nagiging channel of blessing. Alam niyo po na, alam niyo po sa buhay po ng bawat isa po sa amin na mga manggagawa ng Panginoon. Hindi lamang po pangangaral ang salita ng Diyos, kundi kami din po ay tumutulong sa mga pangangailangan po, no, ng mga tao. Praise the Lord. Kaya, sabi nga po dito, no, na God has promised that, sabi nga po dito, no, basahin ko lamang po, witness by your giving. So, salamat po sa Panginoon. Tunay na napakabuti po ng Diyos. Kaya kung nagagawa po nating sumuporta sa inyo po mga pastors, sumuporta sa mga mission, sumuporta sa mga brethren, amen po ba? Sabi nga po rito, no po, so that others may preach Christ and you will have fruit that abounds to your account. Napakabuti ng Panginoon in our account. Kaya kung hindi mo pa nagagawa na sumuporta sa misyon, sa pamamagitan ng ikaw ang hayo, ikaw yung magkakaloob at mananalangin, ito na po yung pagkakataon nyo. Last po, panghuli. Kaya, medyo na, last po, sabi po dito, God has promised that your labor will not be in vain in the Lord. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Matthew 10 verse 42 sabi ni God. Sabi po dito, no, napakahalaga, sabi, God has promised that your labor will not in vain in the Lord. Sabi po sa 1 Corinthians 5 verse 58, our labor in the Lord is not in vain. Hindi po masasayang ang lahat ng hirap at pagpapagal na ginagawa po natin sa Panginoon. The soul winner will not rejoice alone. Sabi rito, all of heaven will rejoice with him when he received the crown of rejoicing. Alam niyo po sa tinalakay natin sa umagang ito, regarding po sa crown of rejoicing, amen po ba? The soul winner. Sa lahat po na mga soul winners na katulad po natin, sabi niya rito, hindi po tayo magre-rejoice na tayo lamang. Sabi rito, all of heaven will rejoice with him when he received the crown of rejoicing. Wala na pong pinaka. Alam niyo po yung buhay po natin dito, mga minamahal kong kapatid. Panandalian lamang po ito. Inihalin tulad nga po ito sa isang kung saan yung buhay natin ngayon, no po. Lagi po sinasabi, tayo ay mga manlalakbay lamang dito.
May kanya-kanya po tayong panahon, pero alam niyo po kung ano ang pinakamahalaga sa atin sa pagkakataong ito. Habang binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, we need to be a soul winner. Na makapagdala tayo ng maraming tao, kaluluwa sa Panginoon. Amen po ba? Nakakalungkot po kung, alibawa, yung pamilya natin, wala pang pagkakilala sa Panginoon. Sasabihin po, ay, kasi pastora, nagsishare naman ako, pero ang tigas ng puso nila eh. Ayaw nilang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Pero sometimes po, kaya ayaw nilang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay dahil na rin po sa atin. Amen po ba? Dahil na rin po sa atin. Kaya kinakailangan tayo muna, no? Makita nila sa buhay natin kung paano ang may tunay na Kristo sa puso. Amen po ba? Yung nagbago. Amen po ba? At huwag po tayong mapagod na ipanalangin sila. At isang araw, magugulat na lamang po tayo, sila na mismo magsasabi na kung paano mo nakilala si Kristo sa buhay mo, gusto ko rin siyang makilala bilang aking Diyos at tagapagligtas. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Welcome to LJOR MANNA from Heaven, Day 184. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at maniniwala po ako, no, na mula sa araw na to, malaking pagbabago sa ating isip, sa ating puso, at higit sa lahat, malaman natin ano nga ba ang misyon natin sa mundong ito. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa oras pong ito. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos, maraming salamat po, Lord God, sa panibagong kaunawaan, karunungan, kaalaman, Lord, na ipinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, nagnanais po ang bawat isa po sa amin ng crown of rejoicing, O Father God. Natunay, Panginoon, na habang kami ay meron pang pagkakataon, marami po kaming madalang mga tao, Panginoon, na sila ay makakilala sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. At huwag po naming sayangin ang bawat araw, Panginoon, kung may mga tao po kaming nakakasalamuha, nakakasama, O Diyos, na hindi pa po namin nasisiraan ng Word of God, Lord. Kaya sa oras pong ito, Lord, salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, ito po pala ay merong reward, ito po pala ay privilege, ito po pala ay opportunity sa bawat isa po sa amin na mga mananampalataya. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos. Lord, kung may mga tao, Lord, na dumaan sa buhay po namin, Lord, na hindi po namin ikaw na ipakilala sa kanila. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy mo kaming linisin at patawarin, Panginoon, at Lord, salamat po, Lord, dahil binibigyan mo pa kami ng pagkakataon, Lord, para ma-share, Panginoon. Dahil tunay, O Diyos, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makaparoroon sa iyo, Ama, kundi sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Kaya, Lord, mula sa araw na ito, Lord, tunay, O Diyos, na makita po namin yung purpose, Lord God, at sa mga naging pagkukulang namin noon, Lord, ang pagpapatawad mo, Lord, sa oras pong ito, ang aming pong maranasan. Kaya, Lord, maraming salamat at sa oras pong ito, Panginoon, patuloy, O God, na ang buhay na ito na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord, ay magamit po namin, Panginoon, para maipakilala ka, O Diyos, sa mga taong wala pang relasyon sa iyo. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat nanonood sa oras na ito at manonood pa. Pagpalain mo sila, abutin mo yung kanilang mga pangangailangan. At Lord, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, Lord, patuloy, Lord, na ipagkaloob mo rin po ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Lord, sa lahat po na nagdiriwang po, O Diyos, ng kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po yung aking po nag-iisang kapatid na si Joey, Lord God, na nagsa-celebrate po ng kanyang kaarawan. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Lord. At kung siya man po ay may kahilingan sa iyo, O Diyos, Panginoon, ipagkaloob mo po ito. Sa lahat po na nagdiriwang na anibersaryo ng kanilang kasal, pagpalain mo at mas lumawig pa, Panginoon, ang kanila pong pagsasamang mag-asawa, Panginoon. Lord, sa oras na ito, sino mang may sakit at karamdaman, O God, patuloy mong hipuin ang kanilang mga pisikal na katawan at maranasan po nila ang kagalingan buhat po sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. At ganun din po, Lord God, sa nangangailangan ng trabaho, pagkalooban mo, Lord God, dun sa mga may mga negosyo, bless the works of their hands, Father God.
Lord, pagpalain mo po maging ang kanila pong pangangailangan. I-bless mo po, Lord God, ang LJOR Mission Awareness Conference ng Luzon. Lord God, ngayon pa lamang, salamat po sa katagumpayan, Panginoon, ng Mission Awareness Conference na ito. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang Lord Jesus Our Redeemer Church Foundation International, NCR Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon, maging international, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga misyonaryo, ang lahat ng mga pastors, Panginoon. Lord God, maalala po, Panginoon, hindi lamang po yung Pastors Appreciation Month, Panginoon, Lord God, sa buwan na Oktubre, Panginoon, kundi sa bawat araw, Lord, tunay na maipanalangin din po namin ang lahat po ng mga pastor, Panginoon. Lalo tigit, Lord, marami po sa mga pastors ngayon na may mga karamdaman, Panginoon, Lord, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po ang lahat ng mga pastor, Panginoon, Lord, na sa ngayon, Lord God, ay may mga sakit at karamdaman, Panginoon. At Lord, yung mga kanila pong mga tupa, Panginoon, Lord God, na pinagpastulan, Panginoon, Lord God, Lord, naging extension po, Panginoon, para po sa mga pastor na ito, Lord God, na nangangailangan din po sa mga panahon po na ito, O Diyos. Lord, dalangin din po namin, Lord, na patuloy mo pong i-bless, O Father God, hallelujah, sa oras na ito, yung aming po mga sambahayan, Panginoon, Lord, we pray for salvation of our loved ones, friends, Panginoon, even our neighbors, Panginoon. Lord, dalangin din po namin sa oras na ito, Lord, pagpalain mo po ang lahat po ng mga teachers, mga student and parents, Panginoon, sa panibagong e-learnings po na ito, O God. Lord, ganun din po, dinadalangin po namin ang aming puminamahal na bansa, Panginoon, mula po sa aming presidente, Panginoon, si President Rodrigo Duterte, Panginoon, sa lahat po, Lord God, na mga leaders po ng aming bansa, patuloy mo po silang pagpalain, Lord God, pakaingatan, O Diyos, ang kanila pong buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat din po, Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin, Lord God, na patuloy, Lord, na ang kapangunahan po ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakarecover, Panginoon, ng COVID-19, Father God, at doon sa may mga sakit at karamdaman pa, Panginoon, nito, mas dalangin po namin, Lord, na mas marami pa yung makarecover, Panginoon, at patuloy na comfort din, Panginoon, doon sa mga nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, O Diyos. At patuloy, Panginoon, namin ipinagkakatiwala sa iyong lahat ng bagay sa araw pong ito. Sumayo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. At sumaming patuloy ang pagpapala at pag-iingat mo. May your mantle of protection, Father God, and blood covering of our Lord Jesus Christ be upon us, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming bansa, at sa bawat Pilipino sa buong mundo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and amen and amen and amen. Good morning po at pagpalain po tayo ng Diyos sa araw pong ito. God bless us all po.